What's up mga kaibigan? Welcome to my vlog. Nandito po tayo ngayon sa Treasure Mountain dito sa Tanay Rizal para po sa aming recreational video with my Smith brothers and scholars. Nandito tayo ngayon sa Treasure Mountain. Shout out po sa mga Haggis, yun. Oh, may energy na. So, kaya battery pa rin ito, no? What's up mga kaibigan? Welcome to my vlog. Nandito tayo ngayon sa Treasure Mountain. Kung makikita natin sa likuran ko, nandito ang kabundukan ng Sierra Madre. So habang nakakapi kami dito, hihintay, papapoto, mamaya-maya lang, akit na uli kami sa kabundukan para makita namin yung mga attractions na mga pupuntahan namin. Okay, tara na! Let's go! From our Forbidden House sa Imok, simula kami naglakbay patungo sa Tanay Rizal para masaksihan namin ang Treasure Mountain. Maga pa lang ay pumunta na kami sa Treasure Mountain sa tulong ni Jason at ang kanyang team. Napakaganda sa Treasure Mountain at talagang mapapalapit ka sa nature. Dito sa Treasure Mountain ay talaga nakakapag-relax. Kakatapos lang kasi ng aming Christmas party. At ngayon naman ay naparito kami upang magdibang kasama ng aking mga kabrother ang Secular Male Institute of the Two Hearts. Tuwang-tuwa kami na makapunta dito kasi talagang first time namin na ma-experience ang Treasure Mountain. Okay, so andito yung kabana kung saan nag-bonfire at makikita yung buong kapal. Kaya mo gano'ng kaganda yung lugar na ito. So sabang nagpipicture-picture yung mga kasama ko. Ayan, tapos so may mga tent dito, no? Na pwede pag-stayan. Nga lang, may bayad siya. Ayan, si Andoy Sepermin. O, di ba? Masaya. Shout out pala. Teka, teka, teka. Sino mo shout out po sa mga taga Cebu. Mayong Mga nasa Baguio. Okay. Shout out po sa nanay ko. Okay, no? Napaganda ang Treasure Mountain. Habang pinagmamasdan ko ang mga kabundukan, talaga ay masabi ko na napalapit ako sa kalikasan at sa ating Panginoon. Minsan kasi ang Panginoon ay hindi lang natin makikita sa kapilya. Makikita din natin si Lord sa gayong kapaligiran, sa mga natures at sa mga taong makakasama natin. Makasilamuha ay kasama ang ating mga kaibigan. At lalong-lalo na kasama ko ang mga aking makabrother, ang mga Smith, dito sa Treasure Mountain. At muli kami nag-unite, nagpakasaya at mag-reflect. Talaga naman, nakapagbigay buhay ang araw na ito. Ang hangin na dumadampi sa aming mga katawan ay talaga naman na nagbibigay buhay sa aming puso at kaluluwa. Okay, so nakasuot na ako ng gear kasi mag-obstacle kami dito. Ayan ang course. So, very exciting. Pero, let's see. Kung ma-conquer ko yung fear ko. No? I have a fear of heights. Yan, no? So, with my brothers, with Ellis and Feng. Fear of heights. Achilleus. Brilliant. Yan, no? Yes, yes, yes. And Crispin. O, di ba? Excitement na. Okay, no? Si father. Ariko! Ah, anong merong ganyan? Uy, ganong effect. Oh, orientation daw, orientation. So, totoo lang, talagang natakot ako sa challenge na ito. Pero sumubok pa din ako. Nagbayad para masubukan itong challenge na ito. Itong obstacle course na ito. Dahil alam ko, sarili ko talagang may fear of heights ako. Naalala ko nga, nung younger brother ko, nagkaroon din kami ng ganitong obstacle. Kaya lang, hindi ko masabi naging successful ako doon dahil pinangunahan ako ng takot. Ngayon, malaki na ako
at malaki naman talaga ako simula nung dati pa. Pero sinubukan ko lang ito para mapatunayan ko na nag-improve na rin ako. Self-development ba, which is napaka-importante sa buhay natin, consecration. Dahil kapag hindi tayo nag-improve sa ating consecration o nagkaroon ng self-development, hindi tayo lalago sa ating buhay. Kaya napaka-challenging ang ginawa namin na obstacle course na ito dito sa Tanay Rizal. Talagang masabi ko na maging fruitful at magkwento ko sa mga taong makakasalamuha ko dahil ang challenge na ito o obstacle relay na ito ay magbibigay ng inspirasyon sa mga darating na panahon. Rolling! Merry Christmas and Happy New Year! Woo! Ito po yung tinawid nila. Bravo, ang ganda. Thank you, boss. Napakagaling mo mag-tutor. Okay, thank you. Sa wakas, natapos na rin ang obstacle course na talaga masabi ko na very fulfilling ang feeling ko sa araw na ito para bang nagawa ko o na-overcome ko ang aking takot o yung fear of heights na sinasabi ko kanina pa. Talagang napakasarap sa pakiramdam kapag na-overcome mo yung sarili mo. Para bang ito yung isang refleksyon na sa lahat ng napagdaraanan natin, sa mga lahat ng ating mga struggles sa buhay, kapag hinaharap natin ito na may pagsusumikap at totoo sa ating puso, magagawa at magagawa natin ito kapag tayo ay nagtitiwala at nanggaling. Kagaya sa challenge na ito, na masabi ko na fulfilling sa aking puso dahil na-overcome ko ang aking fear. Na-overcome ko ang aking nakatakutan at dahil dito, makapag-move forward na ako sa ibang pang mga struggles ng aking pagdadaanan. Okay, so natapos lang aming obstacle course. Kaya mapansin mo at yung mga ginawa namin kanina. Ayan, no? Medyo very fulfilling lang yung experience kasi kahit pa paano na conquer ko yung fear of heights ko. Ayan, no? So, tinan mo ganun yung itsura niya, no? Magano kaganda dito. Oh, di ba? Very inspiring. Ayan. Si, ayan o, si Feed. Oh, si Bobby Fidelis yung hinahagis. Ayan. Baka mapunta doon sa Sierra Madre. Ayan, yung sa likod. Okay, so nandito na ngayon sa rock formation. Papasin yung maraming mga patutin kung si rock formation. So anyway, kung makikita natin dito sa parting ito, makikita natin yung buong kabundukan ng Sierra Madre. Kaya napakalamig dito sa panahon ito, napakalamig. Baka mas malamig pa dito sa Baguio o Tagaytay sa sobrang lamig dito. Ayun na, pero na-conquer ko na yung lamig kaya natanggal na ako ng jacket. Tapos yun yung mga kasama ko, yung mga brothers, papakuha sila ng mga pictures, saka na-enjoy nila yung ambience dito, yung attraction dito. Okay, so medyo mag-relax-relax na kami dito kasi balis na rin kami. Pupunta kami sa El Patio. Punta kami sa El Patio, Rason, ano? Main Patio, iba yun eh. Mga LBM ka dun eh. Ayan na, so... Ayan o. So, doon kami kakain, pero at the same time, meron kayong mga attractions din na pupuntahan para masaya din. At masyadong, andito, very inspiring din sa lugar na ito dahil naghahalo yung init sa kalamig kasi mahangin dito eh. So, saka yung lamig niya, parang pang Tagaytay, parang pang Baguio style. Pang Casa Maria, yun. Wow! Nakakalimutan ang ihalay ang lahat kayo ng Maria. Yun, diba? With offering. Parang bidang-bida yung ano ah, yung lines mo sa play natin last time saan. Ayun. Ay, ito yung sila sa baba. Yung mga iba kasi hinihintay na lang namin. Nag-relax din kayo sila sa baba. You know, papanik sila dito, no, para, ano, para masaya. Ayan, no, so, ayan sila. Ayan, nasa baba sila. Yun, papanik na sila dito kasi palis na kami. O, punta kami sa El Patio. So, doon kami kakain. Bado, basta libre mo, mura yan. Hindi ba mahal doon? Kayang-kaya siya. Kaya-kaya naman. Binulungan pa naman ako ni Father na KKB daw talaga tayo.
Ayan, sa likod ko makikita ninyo yung Mount Coolies kung saan kami, kung saan ako nag-hiking last time. Ayan o, so yung Mount Coolies nakakatuwa lang. Medyo maganda rin experience niya sa Mount Coolies. Ang dami ko rin na-experience dito. Yung first time na nakaakyat ako ng bundok na mag-isa, pero inspiring pa din at masaya. Yan, oh, Mount Coolies. Mount Coolies, yan. Yung kanina, Sierra Madre naman yung attraction doon. Sa Tanay po. Okay, so kasama ko si RJ at si Bonitos. Pa ito Bonitos? Bonitos, ayan. So, parilas na dito sa isang Woo! Ganun, may ganung effect. Nakasave kaming one. Ayan, oh, nakasave yung one. Oh, ayan, oh. So, very fulfilling ang experience ko for today kasi na-conquer ko, sabi ko kanina, na-conquer ko yung fear of heights ko kahit papano. Medyo kinakabahan ako. Pero, masaya pa din, di ba? Na-akyat ko yun, nagapang ko yun, napaikot-ikot ko yun. Bakit ba may ano, bully dito sa kasama ko? Hindi. Ayun, very, very fulfilling and inspiring again. Isang napakagandang experience, saka napakagandang kami, hindi ka sa day. O, di ba? Eh, baka kasi nagano, pwede ka namang mag-ano. Habol pa. Oo. Ayoko. Wala na. So, next time na lang. Okay, oh. So, parelax-relax muna dito para masaya. Masaya talaga ang aking puso't isipan sa adventure ko ngayon sa Treasure Mountain. Kasama ko nga ang aking mga kabrothers, mga Secular Male Institute of the Two Hearts. At sa pagkakataon na ito, nais kong ibahagi ang fulfillment na experience ko sa araw na ito na hindi ko to makakalimutan na matitreasure ko sa kabundukan ng aking puso. Sa kalob-looban ng aking puso at kaluluwa na may babahagi ko sa aking kapwa. Ang experience ko dito ay nais kong ipasabog o iparating sa bawat isa kung meron tayong takot sa ating sarili, kung meron tayong takot sa ating mga experiences, kung meron tayong kinakatakutan sa tulong at grasya ng Diyos, harapin natin ito na may buong pananalig. Huwag tayong sumuko, huwag tayong bibitaw dahil ang Panginoon ay palaging nariyan upang damayan tayo. Baka hinihintay ka lang niya at nais lang niya at tawagin mo siya. Magpakumbaba tayo, magdasal, humingi ng kanyang kalakasan dahil ang Panginoon sa ating kahinaan ay palaging nariyan upang tayo'y damayan. Magpakumbaba tayo, manalig at magtiwala sa ating Panginoon.